maging kulay, maging lasa. Ngunit ating makikita, sila'y laging magkasama. Ang kulay ng kapitgatan, mapanghakit sa pangmalas. Ang malabo at matinda na maghalo, kapitgatan. Kapitgatan ang katulad nitong ating abang-palad. Araw magkapatag, kaliliman at liwanag. Kapitgatan magkabagay, kasaya at kalungkutan. Kapaitan at linamnam, yan ang lasa nitong buhay. Maging yanong pagmasdan mo, puting itim ang tingado. At pag sila'y nagkasama, umaganda ang musika. Kapitgatan, tanging tunas sa problemang di marutan. Kaya laging hinahanap sa pinitin puting gatan. Abang-palad, kapit araw magkabatas, kaliliman at liwanag. Kapit gatas, magkabagay, kasaya at kalungkutan. Kapaitan at linamnam, yan ang lasa nitong buhay. Pagindyanong pagmasdan mo, puti-itim ang tiklado. At pag sila'y nagkasama, maganda ang musika. Kapitgatan, tanging lunas sa problemang di marutan. Kaya laging hinahanap sa pinitin puting gatas. Nagmamadali ako eh, kasi wala na akong oras eh. Ano na oras? Eh, wala akong redox. Nasira. Naipagawa ko. O, kung ayaw mo, Garfan, magbaan ko na lang ng sigarilyo. Naku, simula mo naman. Alaman, malugi ka. Pinagbigay ka na rin lang ng sigarilyo. Pagbilan mo na rin akong posporo. Ako ha? Hindi, na kasi iyak yan na ako sa'yo eh. Magbaan oo. Sige, Monang. Magandang umaga sa'yo. Ganda talaga ni Monang, oo. Thank you.
patay ang hilig mo'y akong bagong tatay. Good morning, everybody. Nakita nyo na ang mga itsura nyo. Tignan nyo ang mga itsura nyo. Paano kayong gamitin ang prinsipyo nyo? Pinapaalala ko sa inyo, sayang ang pinag-aralan nyo. Magsalita kayo sa boss natin. Sabihin nyo sa kanila na ang sweldo nyo. Malapit na kayo sa underpaid. Tiga po. Mandar na naman si Anton. Oh, katulad mo, Oji, ikaw na nanahimik ka pa. Nasa Amerika pa lang. Mga magulang mo, maganda ang buhay mo. Pumunta-punta ka pa rito. Ayan, kayod ka ng kayod. Sweldo, boss. Alentoy, mukhang bagong charge ko naman yung baterya mo, ah. Wala ka umaga. Eh, overcharge kayo lagi. Mabuti na yung overcharge lagi. Ito. Oo! Kita mo naman sariwa ko yung bulaklak mo. Oh, ikaw, bulak ka lang ang bulak lang. Kung mga binibenta sa inyo, galing sa patayan. Eh, wini-winigal lang yan. Gani, tapos naman ito. Ayun na. Okay. Tayong usok. Alam mo, Johnny, ang diferensya natin dalawa, Thor lamang eh. Ang Thor? O, hindi ba, Johnny Thor ako, ikaw, Johnny. Baka El Thor. Iba ka rin. Naaawa ko siya. Tigilan mo na yan ganyan. Magreklamo kayo. Magpataas kayo ng sweldo. No. Tigilan mo na ako nung kakakatok mo yan. Mila, tigilan mo na yan. Magpractice ka na lang ang piano. Kikita ka pa. Eh, tingnan mo naman ang ganda ng mga daliri mong yan. Imbis na mag... Basa pa lang ang kamay mo. Pasmado yan. Sa umaga, pagkagising mo, pagpunta mo sa akwan, yung inuugasan ng ano yan. Huwag mo na lang kung biruin. Hindi, hindi ko kayo binibiro lahat. Katulad mo, Torne, ikaw ang parang number 2 ka rito sa opisina natin. Pag wala si boss, ikaw ang nagpapatahirap ng lahat. Bakit hindi ka magreklamo? Hindi ka bakal maaari. Ako hindi ako nag-iayabang sa inyo, ha? Ako si Entoy lamang ako. Janitor lamang ako. Pero pag ako nakaharap ko yan, hindi maaari sa... Ha? Hindi maaari. Bigyan ako ng ganyan trabaho. Aba, imposible. Boss, aba, dumating na si boss. Galing sa Hong Kong, boss. Naku, iba si boss. Mabait si boss. At iba yan, mabigat yan. Ilan natin bang mabot? 300. Pumasok ka sa akin. Gusto kang makasap sa loob. Ha? Oh, Monica! Oh. Kita nyo na. Nakita nyo na ang makita ko. Gusto kong makausap. Makikiusap siya. Baka dagdagan ng bonus ko. Patay ako. Entoy! Patay na ako. Kawawa naman si Entoy. Walang tigil kasi ang bibig eh. Eh, paano? Overcharge. Bakit kaya biglang dumating si boss? Alam mo naman yung si boss, parang butete, bigla na lang sumusulpot. Boss, pasensya na po kayo, nakakasiyahan lang naman po kami. Wala po akong seryosong gustong sirama. Tama nga! Puro ka pasensya, puro ka pasensya! Ikaw, Entoy, ah. Matagal na akong punong-puno sa'yo, ah. Pasalamat kat naiintindihan ko yung mentalidad ng ulo mo. Kung hindi, matagal na kitang pinalayas! Hindi po, boss, katunayan po. Natsempo lang yung medyo nagbibiro akong gano'n, pero yung mga nakaraang araw, puring-puri nga po namin kayo. At saka nagpapatawa po ako sa kanila para ang trabaho sa opisina nyo. Maaya ko. Oh, sige na. Nabola mo na naman ako, sige na. Hindi na po mga problem, boss. Kutala ko'y galing sa Hong Kong, yan ang salubong mo. Salamat po. Yan ang kaya nga sabi ko, mabait kayo, boss. Oh, sige. Aba, Hong Kong money ho ito, paano magagastos ito? Oh, eh, papalitan mo, kung hindi babawin ito. Ako na ho, magpapalit sa ikolta. Alam ko po. Sige. Salamat po, boss. Nino? Okay, Tay. Ano sabi? Wala. Hindi naman ako pinagalitan eh. Pero sabi sa akin, huwag ko na lang daw ulitin. Kundi palalayasin ako. Ito kasi mabait talaga sa taba, oh. Entoy! Oh, Stay-Chay! Pili mo naman ang ice cream, oh. Oh, sige, ha? Ayan, Jimmy! Jimmy Blondie! Bili ka na naman, sige na, SOP na dito yun. Basta meron. O yan, may pera ako, ha. O, lahat. Ay, bili mo na sila lahat. O, anim na, ha? O, pati ikaw, pumuli ka na rin. Iwan ko muna ito, ha? O, sige, ako na ba? O, bilisan mo, ha? O. Ay, talaga, ha? Kuna naman ako, eh. Parang yung sumito lang. Naku, hindi ko yung sinasadya ho. Kasi nagmamadali ko, bibili ko ng ice cream. Para doon sa mga, hindi ko kayo sinasadya ho. Eh, pasensya na rin. Baka bata. Hindi naman ho, pasensya na rin kayo. Hindi ko kayo nakikita. Huwag kayo humingi ng dispensa. Ako may kasalanan. Saan ba kayo pupunta? Eh, wala ho akong check na pupuntahan eh. Wala kayong check na pupuntahan? Lakad kayo ng lakad? Baka lumakpas kayo sa daigdig niyan. Ano ibig niyo sabihin? Eh, galing lang kaming probinsya. Wala ho akong kakilala dito, mga kamag-anak. Kahanap na ako ng kahit maliit na kwarto man lang para matitira namin mag-ina. Kwarto? Teka, baka makatulong ako sa problema mo. Total, mag-uuwian na rin lamang kami. Kung gusto mo, hintayin mo ako. Tapos pag-usapan natin yung sumba. Ito, hintayin mo na ako.
Salamat po. Oo, sige. Ikaw po ka muna. Bibili lang ako na ice cream, ha? Geronimo, ice cream. Ano anong flavor ba yan? Wala ba makapuno? Ito meron. O, bigyan mo akong tatlong makapuno. Tsaka yung cheese ube, tatlo rin, ha? Baba, ice cream. Anong flavor gusto mo? Rimas, langka, singkamas, meron ba? Ha? Ah, wala ba? O, bigyan mo. O, bigyan mo. Okay. Ayos lang yan. Eh, natutulog na yung bata eh. Tsaka, diyan kayo talaga. Dito ako. Kakayaan mo sa'yo, Anton. Baka makakapigat ka na mag-ina sa inyo. Hindi. Tuwang-tuwa nga ako pagpunta po rito eh. Alam mo, Nilda, may pagtatakot ako sa'yo, ha? Kasi, itong mga barangay dito sa atin, ang alam, abogado ako. Attorney Atlo. Pero hindi naman totoo eh. Bakit? Ano pa trabaho mo? Ha? Yung kwan? Floor manager. Ako na mamahala sa first floor, second floor, third floor, saka fourth floor. Eh, maganda naman pala ang trabaho mo eh. Hindi maganda, mataas lang. Kasi alam mo, kaya ako na mamahala sa mga floor na yan. Janitor ako eh. Ah, janitor. Bayan mo, Anton, pagka nakakita ko ng trabaho, magtutulong-tulungan tayo. No, huwag na. Hindi kailangan. Basta kaya ng katawan ko kung bahala sa inyo mag-ina. Bait mo pala, Anton. Hindi naman. Sige ha, matulog na ako. Eloy? Ay, yung pakiabot mo nga yung una. Ay, yun nga sana sasabihin ko sa'yo eh. Oo ka. Pati pa tayo mag-joke. Sige. Sige. Monang, maganda umaga siya sa daringa. Baka masaya ka, Entoy, ah. Oo, pagbilang nga akong gatas. Gatas? Hindi ka naman nagagatas, ah. Hindi, magagatas ako kasi para sa bata, yung malapot lamang. Kasi alam mo, mayroong babae sa bahay, eh. Yung pinsan ko, kasama yung anak niya. Pinsan? O magiging kapinsan mo? Ay, hindi naman pwede ko. Makakapinsan ko, pero pinsan ko talaga yun. Tingin mo naman si Monang kung ano naman nasa isyong para kasi Alice, si Lina, oh. Ano kasi inyo? Eh, hindi na nga ako papasok ngayon sa usgado kasi mahalaga itong mga tao sa akin eh. Bigyan mo na rin ako ng sardinas pang ulam namin. O, ayan! 5.50 yan! Monang, bakit naman pinagsisigawan mo kaagad ng presyo? Naninibago tuloy ako sa'yo, ah. Eh, ano ba talaga presyo niya na? Monang, parang naiibahan ako sa'yo ngayon. Sabagay, hindi kita masisisi kung ang sakali ang iyong isip ay pareho ni Aling Selina. At lahat ng mga kapitbahay natin dito, napapaisipan lang na ang babae niyan ay hindi ko talagang pinsan. Sabagay, hindi rin kita masisisi. Sapagat tumigit ko muna, alam ko ang nasa kalooban mo. Subalit sumusumpa ako sa iyo muna. Wala pang babaeng nagpapatibok sa puso ko. At kung meron man, karapatan ko na ilihim niya na hindi ko ipagtapat. At pag yan, ipagtatapat ko na ang unang babaeng makakaalam.
Ikaw, Monang. Totoo? Magtatapat mo sa akin kung sino babae sa puso mo, Entoy? Oo, Monang. Ayun lang pala eh. Sige. Sa'yo na ito, huwag mo nabayaran. Ish, Monang naman, baka sabihin mo, inaabuso kita eh. Hindi, Entoy. Tanda mo, ikaw ang unang babaeng makakaalam. Totoo? Entoy, iba na talaga ang lumalaki yung pamilya, ha? Tumatahimik ang bibig. Ano lumalaki yung pamilya? At ano pa? Balitang-balita dito sa opisina eh. Ah, alam ko na. Yung tungkol sa tao sa bahay. Oh. Ay, totoo, may alaga ako. Talaga may pakpakang balita hanggang dito umabot ka agad. O ano naman ang sama nun? Eh, gusto ko lang naman tulungan yung tao. Lumapit sa akin at wala raw silang tutuluyan. Di pinigyan ko naman ng bubong. Magandang araw, sir. Butente, napasal ka. May reklamo ang boss eh. Masyado ka na madaldal. Pati ako napagalitan eh. Hindi naman o, boss. Kariniyo lang niya sa akin. Binigyan pa nga ako ng pere eh. Umiintindihin niyo, mabait naman yun. Sir, meron sana ako ilalapit sa inyo ng trabaho eh. Lalaki ka tulad mo? Hindi o. Maganda ito, babae o, mataas. Tipong sekretarya. Tsaka talagang pwede sekretarya, bright o eh. Teka, teka. Meron akong kaibigan eh. Nangangailangan ng sekretarya. Yun. Magaling ba yan? Eh, humawak nga ako ng ballpen. Naghanap ng makinilya eh. Baka mapasubo lang. Eh, hindi o, boss. Subukan siya. Sige. O oh, sige, sandali lang, tatawagan ko. Naku, kit-kit naman yan. Sana ako rin. Sino yung anak mo? Anak ko. Nasabi nga sa akin ni Intoy na may pinsan daw sa dito. Sinabi ko niyo sa'yo pinsan niya ako? Oo. Ay, ako pala si, ano, si Nonan. May-ari ng tindahan dyan sa Pana. Ikaw, ano sa nga? Milda. Milda? Sige ko, pasok ko na muna ito, ha? Halika. Diyan mo lang ilagay, huwag mo nang ipasok. Wait, alam mo, may anak pa sa din sa'yo, ha? Pero ating-ating lang ito. Ano, magkagalit na sa akin ang pinsan mo, eh. Pero ayaw lang niya pabuburga at malikusin natin talaga sa sakin. Ganun ba? Masyado palang masikreto ang labas sa'yo niyo. Oo nga, eh. Natutuwa nga ako, naging magkakilala tayo. At kung mapasal kami ni Entoy, di magiging magpinsan namin tayo. Oo nga, no? Maging maghipag na tayo. Sige ha, sige, salamat ha. Ah, sige, salamat na na. Bye-bye. Okay. Balita sa'yo. Siya nga? Ano yun? Ano mo, nakausap ko si Mr. Advincula. Siya sa aming personal manager sa aming opisina. Nirekomenda kita. Talaga? Ano sabi niya? Aba, anong swerte itong dumapo sa'yo? Meron pala siyang kaibigang negosyante na kailang kailangan ng sekretarya. Aba, eh, nangako sa akin, papasok pa raw niya. Sana matanggap ako. Imposible hindi ka makatanggap. Eh, binopis ko na gusto. Alam mo naman ako maglagay. Alam mo naman ang bungaang ako eh. Eh, nangako siya sa akin, ipapasok ka raw niya. Sana nga, para makatulong naman ako sa'yo, Anton. Oh, huwag mo intindihin yung tulong mo sa akin. Oh. Ano to? Siopaw. Eh, bakit lang siopaw? Sarasan lang to. Bukas na yung siopaw kasi bukas pa sweldo ko. Yes, Anton. Puro kalukuhan. Teka yung bata. Andiyan, tulog na tulog. Sige, makahalik ako. Halika. Makahalik sa ina. Ah, ikaw pala si Nilda, ang rekomendado sa akin ni Mr. Pinkula. Well, if you intend to be my secretary, kailangan malaman mo kung ano ang line of business ko. Ano nga ko pala ang line of business niyo, Mr. Leandro? Ang... Eh, hindi line of business ko lamang, kundi line of business natin. At from now on, you're a part of this company. Tanggap ka na. Maraming salamat. Asya nga pala. Ang line of business natin ay export of Rotanda. Come on, I'll show you around.
Good morning, Monang. Ay, Enkoy! Oh. Eh. Bakit alam mo yan? Ha? Eh, kasi alam mo, Monang, eh. Magtatapat sana ako sa'yo, eh. Sige na, alam mo, Enkoy, patasasan ako sa di-invest, magtatapat ko, eh. Alam ko, inaasahan mo yung pagtatapat ko. Subalit, ito ay pagtatapat ko sa'yo. Maaring maligayahan ka, at maaring malungkot ka rin. Talaga? Kinakabahan talaga ako, tingnan mo, oh, sabati mo. Huwag mo nang idikit, baka maumpog pa ako sa baba. Enkoy naman. Hindi, alak mo kasi, Monang. Baka mo nang sasagot sa ipagtatapat ko. Monang, ang ipagtatapat ko sa'yo. Wala akong mapapaglaga ka nito. Kaya alam mo, ikaw lamang ang pinakamalapit sa aking puso. Kaya kung maaari, ipagkatiwala ko muna sa'yo si Wewet, pwede ba? Oo lang pala, Enkoy, basta ikaw. Ay, salamat na po. Parang binaksakan ako ng langit sa kaligayahan. Abating ka muna, kukunin ko muna yung gatas sa bahay. Oh, kaya... pwede yung gatas mo. Ay, kung gatas din. Ah, sige, oh. Naku. Wewet, diyan ka muna, ha? Kasi alam mo naman ako yung buhat nung iwan sa akin yan ng pisang ko. Ako na naging ama ako, naging ina niyang batang yan. Ganda-ganda naman. Kaya mo nang alam ko kung anong damdamin mo sa akin. Ikaw na sana maging ina niyan habang ako'y wala, pwede ba? Oo. Saan na? Saan ba yung lakad mo? Eh, alam mo eh, meron akong bista sa husgado ngayon. Ah! Dalawang kaso itong kailangan ilabang ko at mabigat ito. Pag hindi ko na ipanalo, masisira ang pangalan ko. Ano bang kaso yun? Mabigat. Serious physical education tsaka illegal possession of firewood. Ay, mabigat na, ano? Kaya kailangan ipanalo ko ito. Sige, Enkoy, panalalaan ko, manalo ka sana. Huwag mo lang kay Wewet. Huwag mo lang masyadong paghahali ka, baka mabukulan, ha? Si Enkoy naman masyadong palabiro. Sige na, Monang. Bye. Oo. Bye, Monang. Wewet, Wewet. Uy, Enkoy, may bago ka na namang yaya, no? Oo, yayariin nyo na naman ako. Ano ibig mo sabihin? Kaya ni Selena naman. Alam niyo naman na yung bunganga niyo, may pakpak eh. Ha? Bami na, wet, wet ko. Ang ganda-ganda ng baby ko. Sambukan-samba ko. Sara. Monang! Oh! Natisunan na kayo! Para sabihin sa inyo, ba't inaalagaan ko yung bata to? Bakit niya ba inaalagaan mo yung batang yan? Wala na kayo doon! Ah, alam ko na. Dahil love na love ka kay Enkoy, ano? Tingis ka lang! Pwede ba lumayos-layos na kayo? Kaya aga-aga binubuwis niyo tindahan ko kung wala kayong bibili mo na sa kayo! Huh! Ano ba po yan? Oh! O, dyan na lang yung ilagay, ha? Tapos kunin niyo yung iba pa sa baba, ha? Ay, ayos niyo dyan. Sige. You seem to be new here. Mukhang nadagdagan ng magandang item itong display room namin. Hi, I'm Kato Leandro. Isa ka na pala eh. Oy, kung saan lalag mo? Okay lang, kuya. Marami ro silang ordering sa atin. Ito nga eh, nakakuha pa akong magandang materyales. Tignan mo. Doon na natin sa kantin ito pag-usapan. Ha, by the way, Nilda, my brother ka doon. Hello. Nilda, would you care to join us? Sige, thank you. Busog pa ako eh. Sige na naman, sumama ka na. No, thank you. Sa susunod, sasama ka na. Yan na. Bakit karga-karga mo na naman yan? Baka nasana yan? Aba eh, nagbibihis ako eh. Umiyak eh, pabayaan mo na siya. Tiyo mabilang tumahimik. Ano mo, Enkoy? Nahihiya na ako eh, Mona. Bakit? May magtatrabaho tayo, naiiwan sa kanya si Wewet. Huwag mong alalahanin yun. Kaya kong paikutin yun. Tuwa-tuwa nga siya, may nalalaro siya ron eh. Ang bilhin ko lang siya kanya, katitinda niya, baka maibenta niya ito. At iingatan niya yung paghalik niya. Nakita mo naman ang baba nung parang palaraw eh. Kumusta ang trabaho mo ba? Mabuti. Alam mo, ang bait-bait ng boss ko. Minsan, instead na ako magtitimpla ng kape para sa kanya, siya ang magtitimpla para sa akin. Ba? Baliktad mo. Bait-bait talaga nito. Sino to? Ko. Bakit? Tom na lang ba tawag mo sa kanya? Hindi. Yan ang tawag sa kanya ng karamihan. Ah, kala ko masyado na kayong malapit sa isa't isa eh.
Ano ba itsura nun? Maganda ba lalaki? Ba? Gwapo. Tall, dark, and handsome. Ganun ba? Tall, dark, and handsome? Walang hiya, Tordel! Ano ba naman? Dapat kumukuha ka lang katulong! Hindi ka libre pa, hindi kampanila ka, isipin mo yun. Aba, naibenta ko na yung kampanila, pinalitan ko ng kampana. Mabuti pala yung attorney ni kampana, mas magaling. At saka alam mo, ang totoo niyan, may sakit lang si Linda. Saka presyo ko lang naman to eh, oh. Eh, ano naman to, ito, nito? Ay, 2 beds with 1 stone. Haba akong naglalaba, nag-uubuy ako ng bata. Mabuti na ito kaysa magpunta ako sa kasino. 2 months akong natatalo sa kasino. Sa ba't wala ka sa kasino ngayon? Eh, kasino ka. Kilala, miss. Ha, miss? Pansya na kayo, ha? Eh, huwag makahawakan. Hindi, miss. Ali. O, sige na, miss. Dito naman pa yung mga kumayari ito. Papoy mo. Sige na, papoy yan. Huwag niya ako. Sige na, miss. Huwag niya rito. Ano ba? Huwag niya kuha ka? Sige na, miss. Paano ba? Upo ka na. Upo ka na rito. Upo ka na dito. Hoy! Bitaw niyan! Itaimig itong lugar natin, maski na mahirap tayo dito, ginagalang tayo, ikaw pinagugulo mo. Pasensya na, Atone. Magdimanda ka! Hindi ako magdimanda. Magdimanda ka! Hindi na, hindi, ako lang ang kunin mo, abogado. Hindi, Atone. Hindi, magdimanda ka, kunin mo ako, abogado. Hindi, Atone. Ako. Hindi ka magdidimanda. Hindi, Atone. Sige, we. We! Ento, pinahanga mo ako. Ang galing mo pala. Hindi. Ang natural lang yun. Pasensya ka na rin sa may bigote. Mabait yun. Nakainom lang siguro. Mababait naman ang kapitbahay natin eh. Okay lang yan. Hindi, baka masamaan doon mo. Gusto mo magdemanda, ako kunin mo abogado. Tena, uwi tayo. Pagod ka ba? Maraming tao. Trabaho sa opisina. Hindi naman. Halika na, nagluto nga ako eh. The soul has been our policy to send only the best handicraft to our customers. Samples we have air freighted to you are of such kind. Paragraph. We trust that you will find them both satisfactory and according to your standards. Very truly yours, Tom Leandro. Is that all, sir? Well, yes. But have it typed immediately now. And send it to registered airmail. Yes, sir. Hello, Lisa. Lalo na yata kumaganda. Hindi naman. Lumating ka lang pala. Ano ba, kuya? Naka-first base ka na ba dyan? Marimitri. Ano mo, kuya? Alam mo, kung kay Milda lang, payag na ako maging hati siya. Kung talaga ka doon, kung matanguhan eh. Pambihira naman, kuya eh. Pasalamat ka. May girlfriend ako. Eh, medyo maaga-agad ang dating yan eh. Baka malamang, nagka-rival pa tayo dyan. Kado,
Eh, si Nilda, yan ang huwag mong pakialaman, ha? Eh, hindi mo pa yata hawak eh. Baka iba pa makinabang yan. Buti pa, upahan ko na yan. Huwag mo gagawin yan at... Mamaya, manunod kami ng sinet, baka magdi-dinner pa kami. Iyan! Iyan ang gusto kong marinig sa'yo. Tama na yung mga... Ano ba yung mga sulat-sulat na yan? Sub-sub ang... Ay, nako, alam mo, kuya. A success of every man involves a woman. Tama. That's why don't you get plenty of women to be more successful? Ay, pwede ba? Tama na yan, ha? Sige na, Mr. Successful. Mauna ka na. Oh, pero mamaya, mag-date ka. Oo, oh, sige, date ka na, sige. Thank okay. you for the advice. Okay. Ano, Tete? Dalawa, katulad ng dati. Alam kong magugustuhan mo. Dito pala ang paborito mong kinakainan. Oo, malapit sa opisina. At dito ko usually dinadala ang ating mga kliyente. Mabuti nandito ka. Para sa susunod, ikaw na magre-reserve para sa ating mga guest. Nilda, how do you like working for me? So far, wala naman ho akong maireklamo. Ang sabi ni Kado, eh, nagtataka ka raw kung bakit hanggang ngayon, eh, hindi pa ako nag-aasawa. Kasi ho, sa isang katulad niyong good-looking and financially stable, nakakapagtaka ho kung bakit hanggang ngayon binata pa kayo. Well, okupado ako masyado dito sa negosyong ito. Pero, di naman ako nagbabalak na tumandang binata. O nga pala, huwag mo na akong pupuwain. Dahil sa, I know, I don't think I am as old as you imagine me to be. Eh, baka ko... I insist. Just call me Tom. Okay, if you insist, Tom. Thank you. Kasi hindi ako makatulog kanina. Hintay ako sa'yo, hindi ka naman dumarating. Naibigip siguro ako. Ikaw naman, bakit ngayon ka lang? Niyaya ko sa ng boss ko mag-dinner eh. Tapos nagayang mag-bowling. Kaya ginabi ako. Buti hindi ka pa nag-basketball. Panay na panay naman yata ang imbita sa'yo ng boss mo. Eh, wala akong magagawa. Boss ko yan, eh. Eh, si Ed. Nandiyan, natutulog. May sinat nga kanina, eh. Ha? Hindi, pinunasan ko na siya ng tubig na mainit. Wala na siguro ngayon. Sadali lang, Anton, ha? Sama ako ng boss ko sa isang affair. Ganun ba? Anong oras ka uuwi? Ano mo? Ikaw naman nang bahala kay baby, ha? Oo. Sige, okay. Alis na ako.
Ingat ka. Nila lahat ng mga shipment natin. Pati yung mga bagong sample. Ikaw eh, ayaw mong bumaba eh. Eh, nandiyan kasi si Kado eh. Eh, siya nga may gusto na ikaw maging ate niya. Ah, siya nga pala. Ngayon ba kung maliit na surpresa para sa'yo? Wow, ang ganda. I'm glad you like it. Oh, saan tayo pupunta? Uwi na tayo sa bahay. No. We ought to celebrate. Oh, saan tayo pupunta? Ikaw. Pero sandali lang tayo. Baka inaantay na ako sa bahay. Oo. Halik lang ako. Eto eh. Sandali lang. Meron lang akong mahalagang sasabihin sa'yo. Ano ba yun? Maupo muna. Sana maunawaan mo ako. Nakapagpasyan ako. Baka sakaling mahango ako at ang aking anak sa kahirapan. At baka pati ikaw, Eto eh. Sabi nga muna, hindi kita maintindihan. Ano ba yan? Mag-aasawa na ako. Ha? Magpapakasal na kami ito. Mag-aasawa ka na? Eto eh, huwag ka sana magagalit. Ay, hindi! Bakit ako magagalit? Anong karapatan ko dyan para magalit? Eh, ikaw ang hari na yung sarili. Kung yan ang damdamin mo, anong magagawa ko? Sa bagay eh, ano nga lang ba may pagmamalaki ko sa'yo? Salamat akong hamak na dyan ito. Tsaka, kung tinitiran natin eh, mapusali pa. Hindi naman sa ganun, Eto eh. Ay, hindi. Ayos lang, Nida. Bahala ka. Kaya lang eh. Alam ba niya na may anak ka? Okay na nga problema ko eh. Hindi ko nasabi sa kanya nung una pa. Inisip ko baka magbago ang damdamin sa akin. Kaya Entoy, gusto ko sana iiwan ko muna si Welwood sa'yo. Kukunin ko rin. Hindi magtatagal. Pwede ba? Pwede. Wala ka naman sinabi sa akin na hindi ko sila nodin, di ba? Kaya lang, Nilda, kung masasabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa papasukin mong buhay mo yan. Kung sakaling hindi ka maging masaya, alam mo naman, anong oras bumalik ka sa akin, nakabukas ang pintuan ko. Maraming salamat, Entoy. Sandali lang, ha? Alin si Lina? Nakikinig na naman kayo. Minasagap na naman kayong balita. Mababasa na naman sa pambalot ng tinapay ng mga kapitbahay natin bukas. Wala naman akong natakin kang aalis at mag-aasawa. Napaka-suspicyoso mo naman. Ako pa nasisi. O na! Eh, papasok na ako sa opisina. Dating gawin. Eh, ano pa nga ba? Awewe? Dito ka muna sa tita mo na, ha? Mag-upusina na ako. Papa, dalhin mo akong laruan, ha? Oo, bibili kita ng laruan basta kumita tayo, ha? O, sige, pagpakabait ka. Huwag mo mong gagalitin ang tita mo na, ha? At huwag mo upusin yung mga candy niya. Mona, talagang napakalaki ng hirap po sa batang ito. Eh, yung ina nito, eh, imbis na mahali na lamang ito, tila mag-aasawa pa, eh. Oh, mag-aasawa na pala siya, eh. Gusto mo, pag-alis niya, dyan ako sa'yo lagi. Okay na ka ba magtatapat sa akin? Bakit lalaki na si Wewet, eh.
Darating yun, Ronan, ha? Salamat. Sige, ha? Papa. Papa. Anong ilang dahon ng gabi, oh. Gustong gusto lang ng asawa ko magluto sa laing, eh. Si Alice, si Lina. Hindi ko naman sa sinilalapastangan kayo. Parang dyan tayo magaling, eh. Yung panghihingi at saka panginismis ng kapwa natin. Alam nyo, Alice, si Lina, hindi ko kayo pinapangaralan. Bakit hindi tayo sumunod sa patakaran ng bagong lipunan? Mag-re-revolution tayo. Tingnan nyo ako. Hindi na ako bibili ng ulam. Dito na galing, eh. Bawasan natin ng konti yung dagdag. Magdagdag tayo sa tanim. O sige, o, kumuha na kayo ng magugulang dyan sa medikod na saging. O, pero hindi man ho ito ang kahuli-hulihan eh. Ito na ang katapusan ng panghihingi. Bayaan mo, Entoy. Sa susunod, magtatanim na ako. Ako naman ang hihingi sa inyo. Oo. Sige, kumuha na ho kayo. Salamat, ha? Oo, salamat. Itay! Uy! Shoot, anak! O, ikaw naman, Iya. Be, nasalo ko. O, ikaw nga, Itay. Bakit, Tay? Anak, ang lakas mo naman bumato ngayon. Nung makamasil ka, mabuti pa nung maliit ka, mahina ka makitsa ng bole. Doon ulit sa lugar mo. Mga kapitbahay, huwag sanang tawanan ang aking kulay. Kahit saan man, tayong lahat ay pantay-pantay. Diyos ang manikana, kulay ng balat ng kanyang nilalang. Mayroong mapusyawan, mayroong mapulat, mayroong madilat. Aking balat na sadyang madilim, bakit mamatay? Ang salitaan ng kapitbahayan, mapansinin. Hindi ko mapigilan, sama ng loob ko, pagkat totoo. Ang laging usapan dito, kape at gatas daw tayo. Sadyang madilim, bakit mamatahin? Ang salitaan ng kapitbahay, wag papansinin. Di ko mapigilan, sama ng loob ko, pagkat totoo. Ang laging usapan dito, kape at gatas daw tayo. Ang laging usapan dito, kape at gatas daw tayo. Talagang physical body fitness, ha? Hoy! Nagsahin ka nga doon. Hoy!
kaya. Aray! Sambari, may pwiliting nga lang ulit. Mabuti ito eh. Batid pit niya. Ay, tayo, tapos mo ba kayo dito? O, tapos na. Hoy! Saan mo dadalhin yan? Eh, bakit binuhat mo alam ng taong? Ano ito eh? Natupo ka na naman ano? Magaang lang ito. Akala ko kanina mabigat eh. Binuko mo ako! Bihira ka oh! Ang alam dito eh. Malakas ako. Oh. Ay, ganito sa ito yun. O oh, anak, bakit ayaw mo na naman kumain ng tinapay? Hulaan pa lang yun. Gusto naman to, ngayon lang ako hindi nakabili ng palamang, kinapos ka lex, kasaya ko ng pere. Kanin mo na yung magugutom ka. Kung walang palamang, kanin mo muna yung tinapay ngayon. Mamayang hapon, bibili kita, puro palamang naman ang kanin mo. Kain, kain, magagalit na naman ako. Itay, bakit ba palagi tayong tinutokso ng kapit-gatas sa mga kapit-bahay natin? Eh, ano magagawa natin? Anak, yun talaga ang kulay natin. Kapit-gatas tayo. Eh, bakit ba malayong kulay ko sa inyo? Eh, kasi anak, kaya ka maputi, araw ka pinanganak. Ako, gabi, masama ang panahon. At saka alam mo, anak, ang kulay mo, kakulay mo, nanay mo, napakaganda lang nanay mo. Eh, nasaan ba nanay ko? Ha? Nasa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, ang nanay mo, isa sa pinaka-milyonarya ron. Kinikilala na nga siyang prinsesa ron. Maraming balunan lang eh. Eh, bakit hindi mo siya makauwi? Ah, hindi makabalik dito. Walang bayad na walang pumasahe. Walang pambayad na aeroplano. Ito'y naman. Di magtatanong ako tungkol sa inay ko. Palaging ganyan ang sagot. Eh, kasi naman, anak, yan lagi ang tinatanong mo sa akin. Huwag mo itanong yan. Hindi kita sasagutin ng ganon. Kain na, mauli ka sa eskwela. Sige, konting bilis. Gati ko. Hariya, hariya, double time! Ayaw mako, aray. Ano ba naman kayo? Ba't kayo naghahabulan? Yung tatay ko. Oh. Tinutokso mo kaming dalawa ng kapit-gatas. Ah, dahil sa maitim yung tatay mo, at ikaw ay maputi. Ito lang sabihin. Uy, para yung laman, naghahabulan pa kayo. Tingnan nyo, nag-disgrasya tuloy ako. Sige, patis na. You are late already. Dad, ano yung ito? Pulta ko. Eh, yun nga yung pinupult sa iyo. Ako pa nga ako, ito yung nahanap eh. Eh, yun yung nakasubo. Thank you, sir, ah. Okay, go. Go inside, inside. Oh, alas 12 na ba? Naatasaw ko ng luto, anak. Gutom ka na ba? Hindi pa po. Mga alas 10 lang ho eh. Alas 10? Kahit narito ka, dapat nasa eskwela ka. Naglakwatsa ka na naman ano? Nakipagpiko ka na naman ano? Hindi po, itay. Eh, pinauwi ho kami ng teacher namin dahil may bagyo daw ang dumarating. Anong bagyo? Ang init-init. Bagyo ba yan? Bakit? Umuulan ang araw ngayon? Walang bagyo ngayon? Walang bagyo? Itay, ayun ho yung bagyo. Dumarating. Ano sa bahay niyan? Aba, hindi bagyo to. Ipo-ipo to. Nangyayari sa akin ang batang yan! Diyosin ko bahay mo yan! Papatayin ko siya! Ano? May posa! Naku natin! Ang aking hita! Nagkikita ng mga tao! Ay! Daya! Pag-isa! Pag-isa! Ikaw! Ayon ang bahay! Turo! Turo sa mami! Ayun oo! Ang malaking bahay, yung maliit na bahay na yan. Maliit o malaki? Maliit! Maliit! Hindi kasing laki na ating bahay, no? Ayos-ayos eh! Ay, pobre, sino naman ang aking bunso? Ikaw na babalaktayan niya! Ano ang nangyari, Doña Celia? Hoy! Pusa, Doña, Doña, Doña! Wala! Wala kang pakialam doon! Che! Vamonos! Tu! Benaka! Ha? Tu! Tu! Ano tu? Aki! Por! Por! One, two, three, four! Por! Aki, te quiero hablar! Kayong dalawa! Benaki! Baba kayo din! Ara mismo! Pronto! Pronto! Sandali lang ho! Huwag kayo kagad sisigaw, ha? Nakakaiya ulit sa kapitbahay. Mag-usap tayo ng mahigi. Bumaba ka, anak. Bumaba ka, anak. Eh, tuwi, ha? Okay. Hindi ko malaman ang gagawa, he? Tuwi, ha? Tu, no, tu, seguramente, ikaw hindi ka nag-aaral. He? Tebeo, he? Sandali lang. Ikaw hindi ka sandali lang mo, ha? Don Celia, ha?
Sandali lang. Doña Celia. Ha? Doña ba? Doña Celia. Doña. Ano ba't kinagagalit niyo sa akin o sa aking anak? Mira! Mira! Aba, de colores. Magandang kulay. Maganda sana kung meron pa rin sa kabila. Ikaw, ngayon sabihin ikaw. Bakit nakaganyan? Bakit ka nakaroon ng ganyan? Sinuntok mo ako ng anak niya eh. Ano? Nasusuntukin, suntukin. Baka naman hindi totoo yung sinusuntok. Totoo ba sinuntok mo anak? Eh siya naman ho, may kasalanan eh. Eh ba't ka nanuluntok? Anong dahilan? May sinabi ho siya sa inyo. Ano ba sinabi mo? Kasi po sabi ko lang muna, sumakayin ko yung ulikba eh. Ah, gusto ya? Eh bakit mo susuntukin? Sinabi lang palang ulikba ako. Ano ba ibig sabihin ng ulikba? Itay. Negro. Tarantado, bakit mo sinabing negro ko? Kaya po si Tami negro. Ah, hindi tama yung sinasabi nyo. Yan ay paninirang puri sa akin. That is ruining my personal integrity. And I am going to sue you in court every minute of the night and every second of the day. Makikita tayo sa husgado. Yo, ako! Manigimanda ako sa'yo! Manigimanda kayo! 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 Ay! Sa barbaridad! Dono sa mibelo! Hanapin po! Hanapin po! Hanapin po! Bago kayo magtataltan, magpatubo muna kayo ng buhok. Piluka pala yung buhok nyo. Falsification of public documents. Alam niya. Ano sinabi niyo tayo? Ewan ko, anak. Totoo ba nasuntok mo yun dahil pinagsabihan ako, nilalait ako? Oo. Salamat, anak. Hindi naman ako papayag na insultuhin kayo. Talagang dapat. Pero huwag ka na makikipag-away uli, anak. Dahil masama nakikipag-away. Tsaka ang liit-liit, huwag mong papatulan. Kuya! Tama na yan. Gutom na ako eh. Madali lang, no? Tapusin ko na ito. Ano ba yan? Ah, itong mga latest orders na galing sa Australia. Kailangan masagmit natin agad ito. Leandro's Enterprise? Ah, sandali lang ako. Sira? Hello? This is crew. Tungkol ito sa ating huling pag-uusap sa telepono. Hanggang ngayon, inihintay ko ang iyong sagot. Nais ko lamang ipaalala sa iyo na habang pinagtatagal mo ang iyong pagdesisyon, ay lalo mo lamang inilalagay sa gitit na katayuan ang iyong mga negosyo. Marahil na inabasa mo sa dyaryo ang nangyari sa malaking fabrika dahil sa trabayan. Kaya, kung hindi ka magbibigay, Kuya, sino yun? Ha? Ah, isang taong walang magawa. Chicks ba? Hindi. Halika, hindi na. Ganyan. Eh, hindi kang ma-extortionista. Ang lahat ay gagawin ko. May bagsak lang ang Tom na yan. Siya ang pumatay ng ating export business. Sweetheart, talagang ganyan ang business. Merong natatagot, may nananalo. Be sport. Sure, sweetheart, I'm a good sport. Pero wala sa bokabularyo kong magpatalo. Mando! Sigur! Hello, boss. Alam ninyo ang inyong gagawin. Okay. Masyado ka naman high blood. O, halika mag-dinner tayo mamaya. Kiss muna. Ba't ganon? O, anak. Ayan. Inungot-ngot mo ako sa project mo. Ayan na, maganda na siguro yung isang yan. Ay, ayoko na yan. Anong ayaw mo na niya? Kaya ganda-ganda niya. Mataas ng grade ang makukuha mo dyan. Eh, paano mo kasi? Yung huli binigay niyo sa akin project, yung dalawa. Oh, maganda yun ah! Makakuha ko ako ng 100. Oh, tiyo mo, sabi ko siya, mataas ang makukuha niya, 100 makukuha niyan. Eh, kaya lang ko itay, taxi 50 bawat isa. Ha? Eh, lakpak yun! Saan ba na parin yung teacher mo? Ba, eh, pambihila naman yata siya, hindi yata siya marunong maglagay ng grade ah. Ako nung maliit ako sa eskwela, puro 100. Aba, nung kumukuha ako ng gardening iha, hindi ako sa nagmamalaki sa'yo. Nung kumukuha akong gardening, ako mga nag-uwi ng mga pala at saka mga kalaykay. Oh. Ako, ewan ko nung panahon na nag-aaral kami, hindi naman ganyan. Talagang ewan ko. Ako naman eh, hindi ako umiinom ng gin, pero genius ako nung araw.
Pero anak, dali mo na yan. Alam mo kung bakit? Binili ko yung bulaklak na yan eh. Ayun ho, dadaling ko ho yan. Ha? Eh, tsak na ho, makakuha ako ng mataas na grade dyan eh. Ayun. Baka binili ko, makakakuha ka ng grade. Pero pag pinaghihirapan itong kamay nito, ano pang konsuelo, anak, itong binibigay mo sa tatay ho? Tayo naman nagtatampo. O, kalimutan niyo na yan. Meron ho akong tatanong sa inyo. Tay, kailan mo ba pinanganak si Rizal? Uy, simple, simple yan. Si Rizal ay pinanganak Hunyo 19, lumaki sa Calamba, Laguna. Saan na ako siya pinanganak? Sa Baneg. Sa Baneg? Oo, eh, saan pa ipanganganak yun? Eh, hindi pa naman uso kama nung panahon na yun. Iya, magtanong ka na magtanong para kung sakali itanong sa inyo ng mestro mo, alam ko na kagad kung ano't sabihin ko. Eh, saan siya binalim? Aba, eh, sa luneta. Akala ko sa katawan ka. Nako, bumabalik ka, ha? Gumaganti ka. Huwag mong gagawin siya eskwela, ha? Mapapagalitan ka. Gusto mo na naman pauwiin ka lagi, no? Para hindi ko sa bahay, no? Ay, Tay, eto, talagang seryoso mo ito. Eh, sino mo ba ang dumiskubre sa Pilipinas? Tsaka, kailan mo ba ito nadiskubre? March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. And when Magellan landed... Sige, Tay! Parang narinig ko na yan eh. Oh, landed in Cebu City. Kanta yan eh. Ha? Kanta ba? Oh, tama. Doon ko nga natutuhan yan eh. Pag-aralan mo yung kantang yan, alam mo na kaagad ang Philippine history. Ayan. And when Magellan visited in Mactan, to Christianize them everyone, but lapu-lapu they met on the shore, and of Magellan to both calam. Bad the language. Naintindihan ko ang sitwasyon. Bayaan niyo't ako na ang bahalang mag-inform sa aking mga tauhan tungkol sa sinabi niyo. Thank you, Mr. Tato. Kaya na lang po ang bahala. Wala na naman. Eh, paano ako? Tutuloyan kami. O, maraming salamat sa inyo. Boss, meron ako mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Mas mahalaga ang sasabihin ko sa iyo, Entoy. Maupo ka muna. Entoy, ikinalulungkot kong sabihin na simula sa primero, ay hindi ko nakakailanganin ng mga serbisyo mo. Ho? Oh? Ako? Ang ilalapit ko sana sa inyo, hindi sana ako ng dagdag kasi yung anak ko, malakas ko sa gatas eh. Ganyan eh. Alam mo, Entoy, simula nga sa nasabing petsa, magiging patakaran ng building na ito ang magkaroon ng sariling janitorial services. Magkakaroon kami ng mga tauhan na manggagaling sa building na ito at hindi ka na namin kakailanganin, kaya I'm sorry. Baka naman pwede niyo ko isingit sa mga tauhan nila, boss. Well, bayan mo, pag nakagawa ako ng paraan, ipapatawag na lang kita. Hmm? Kung ganun mo, hanggang kailan na lang ako. Masama man sa loob ko, Entoy. Hanggang katapusan ka na lamang. Sa katapusan? Boss, kung yun lang ang mangyayari, ano, magagawa ko. Kaya lamang ko, inaalala ko yung anak ko. Boss, baka may natitira ka pa dyan, Hong Kong money. Hindi lang Hong Kong money bibigay ko sa ngayon. Magagamit mo yan para sa anak ko. Boss, yung kwente ito, baka naman malaki ito. Oh, ano pa yung nireklamo mo? Philippine money na yan. Oo nga, ho, pero tine-check up ko rin. Baka ayaw may bagong lipunan. Pwede na ho ito. Boss. Ah, sige. Salamat po. Ah, sige. Ngayon, kahalap na ako ibang taba. Baka kailangan niyo akong patawag na ito. Ngayon siya, pre. Marami kami sa inyo, Miss Lian. At asahanin yung gagawin namin na aming makakaya. Maramada kita mga salary sa lalong madaling panahon. Kung ano man ang kailangan ninyo, tingete, sabihin ninyo sa akin. Maraming salamat. Bakit nila pinatay si Tommy? Tay, isa kumain ako
babae ka na, anak. Wala kang gana. Bakit, Kai? Masakit ko ba kayo? Pag-iinit ko ka na sa labas. Wala akong sakit. Eh, napansin ko, simula ako kanina eh. Balisang-balisa kayo eh. Kasi anak, hindi ko maalaman kung paano ko sasabihin sa'yo na, anak, wala na trabaho ang tatay. Ano? Wala na akong trabaho. Bakit yung may ginawa ko ba kayong kasalanan? Wala, bakit ako makakaroon ng kasalanan? Kasi yung opisina pinagtatrabuhan ko, kumuha ng janitorial services. Di siyempre, meron na silang sariling janitor. Naalis ngayon ako. Ngayon saan tayo kukuha? Wala tayong kakali sa araw-araw nito. Kaya, Mitay. Kung sana pinakasalanan niyo yung si Aling Monang. Yung may tindahan, sinasabi niyo sa akin, nag-aalaga sa akin nung bata pa ako. Di sana ngayon, wala kayong problema maski wala kayong trabaho. Wala nga tayong problema sa pagkain dahil may tindahan siya. Matitiis ko naman ba yung itsura niya? Bakit, Itay? Ano ba itsura nun? Mukhang trumpo. Trumpo? Eh, may pako ho yun ah. Kaya nga ang laro doon, Pan-Diego eh. Huwag na nga yan ang sabihin mo. Lalong nag-iinit ang ulo ko eh. Alam mo, itong pakakawala ko ng trabaho, kasalanan ng janitorial service na yan. Itay, huwag yun na nga akong intindihin yung janitorial services na yan. Baka mamaya magkasakit lang kayo, kaya isip dyan eh. Mapunta pa tayo sa funeral services. Funeraria? Ano yun? Ibuburol ako? O halika, kakain na nga ako. Adin to ah, eto 3 piso. Ilagay nyo na muna dyan. Ako isa pa ah. O sige ha, hintay ko na yan. Siguro naman pwede ng 30 yan. Aba eh, mahal naman sika at saka sukol eh. Eh, balot mo akong 4. Bebet! Ikaw ba yan? Eh, sino pa kung di pinakamaganda ninyong anak? Abay! Your service. Eh, bakit siya nagtinda? Bakit po, Itay? Bakit? Pinagtatrabaho ba kita? Sinabi ko ba sa'yo magtinda ka? Hindi naman, o, Itay, sa ganun. Kundi wala naman ho akong ginagawa, eh. Tsaka naisip ko na habang wala kayong trabaho, di magtinda muna ako. Please, nakakatulong ako sa inyo. Oo nga. Pero hindi naman kita pinupresa makatulong sa akin, ha? Teka muna. Hindi ka na naman pumasok, ano? Paano ho ako papasok? Sabado. Oo nga, ano? Sabado? Bukas, Linggo, wala ka rin pasok. Oo, kaya makakapagtinda pa rin ako bukas. Tsaka magtinda ka ng marami, maglalako din ako. Pero pag may pasok, hindi ka magagawa ng ganyan, ha? Oo, sige. Maraming ko bang pabayaan pag-aaral ko? Tama, habang wala ako. Teka, saan ka kumuha ng puhunan? Kaya, huwag mo kang magagalit, ha? Kasi... pinakialaman ko yung alkan siya. Naku, bakit mo naman pinakialaman ako yung kiwiwit? Sinabi ko siya, huwag mong... eh, mas sila tayo nakakadahilap-hilap. Hindi ko ginagalaw yun dahil yun eh, sir. Pangangailangan natin mahigpit. Sus, marasiti. Anong alkan siya binuksan mo? Yung bao. Oh, yung bao, hindi naman yung buong yun. Dapat pinakialaman mo yung... sus, akin yun eh. Eh, huwag na ho kayo maingay. Total, kumita naman ho ako ng malaki, mababayaran ko doon. Ha? Kumita ba tayo? Oo. Maigi pala yan, ano? Masarap ba yan? Ano ba yan? JQ. JQ? Hindi ba banana Q to? Anong JQ? Japanese banana Q. Eh kasi ito, masyadong mahaba. Di ginawa ko na lang JQ. Ayun, ginawa mong JQ. Take it away. Take it away! Take it away! Sorry. Oltay! Ba't kaya nagbangon ni Bibimpon? Saan ka naman kayo? Oltay, hindi mo yung ubunin nyo. Pero sa kwarto, doon ko na kayo. Hindi yun. Kasi pag nandun ako, mainit. Lalo akong inuubo eh. Nungawala rin ito. Hirap na hirap na ako. Pinakataon ko. Oh, bakit para kayo si Frankenstein? Meron pa kayong tornilyo. Hindi tornilyo yan, patsi yan. Yan ang mangking ko. Nakakatanggal na sakit ang ulo. Yan ang talagang gamot ng mga matatanda. Garantisado yan. Oh, talagang mesayad ako. Bukong mesayad. Kasi naghahanap akong trabaho. Basa ako ng pawis. Naulanan siguro. Oh, tinungay tay. Andiyan na. Ay. Ewan ko, para akong nauupos, anak. Hindi na? Hindi, parang nauupos na si Galilio. Ano ba ito, dala mo?
Yan, pabunasan ko na kayo ng bimbo. May pabuti nga nga. Ginaw na ginaw ako, anak. Ayan, parang naupos na naman ako. Tita'y naman, nagpa-body language pa kayo. Hindi na uuso yan, bawal na yan eh. Bawal na ba? Gigiginawin na lang ako. Para kayong bata. Gawin mo na ako ng paraan. Pasensya na, kasi katatanggap lang ng nanay dalang waiter kahapon eh. Sana naaga ka. Maski sana yung busboy, naglilinis yan. O kaya yung CR, ako na lang maglilinis. Huwag na CR, pwesto ko yun eh. Ito naman. Ikaw rin ba naglilinis ng CR sa inyo? Gawin mo na ako ng paraan, maski na ano. Kung gusto mo, ipapasok kita sa Weather Bureau. Totoo? May kaibigan ako ron. Naku, anong gagawin ko ron? Magbibilang ako ng patak ng ulan. Hindi naman, aabangan mo lamang ang kulog at tiglat. At ikaw magbibigay ng pangalan sa bawat bagyong dumating. Type mo? Wala akong pag-asa. Anong walang pag-asa? Bakit? Eh, sa pag-asa na yun eh. Ano pa nga asahan mo ron? Hindi bali, salamat na lang, Marikit. Hahanap na lang ako ng iba. Pasensya na, ha? Oh, hindi pa naman natatanggal nito. Nai-solve tuloy ako. O, sige ha. Magpapakabait ka. Sige ho. Salamat sa dito, ha. Eh, talaga ho bang hindi niya naantay ang tatay ko? Hindi na, may appointment pa ako. At saka, ayun, andiyan na pala ang sundok ko eh. Sige, ihatid ko na lang ako kayo. Huwag na, walang tao dito sa bahay. Walang laman eh, iningi ko lang yan. Yan pala pag ibinilad mo sa araw, lagyan mo ng baga, magaling na katog yan sa gabi. Oh, eh anong nangyari sa ulo niyo? Eh wala, na-aksidente anak eh. Alam mo naman, kahanap ko ng trabaho, eto, buo ko lang na ako. Talagang kulang sa swerte anak. Kasi kayo eh, kung saan-saan kayo sumusuot eh. Naghahanap ng trabaho, bakit hindi ko saan-saan susuot. Mas gusto mo patitubo ng nawasa, papasokin ko, basta may trabaho eh. Alam niyo, Tay, yung babae, nagbalik na naman. Sino babae? Teka, sino yung babae? Yun yung sinasabi ko sa inyo na pinipilit akong tumira doon sa bahay niya. Ha? Nakapunta ba rito? Uli? Teka muna, hindi pa sinabi ko sa'yo? Pag nakapunta rito yan, paghintayin mo, kakausapin ko? Naghihintay nga ako sa inyo eh. Kaso, siguro nainip na, umalis na. Mapalik siya rito ha? Wala na sinabi siya iba? Wala. Eh, pinipilit pa nga ako niya akong matulog doon sa bahay niya eh. Why not naman sabi mo? Eh, ba't naman ako sasama kung hindi kayo papayag? Natural. Hindi ako pwedeng pumayag. Maski na kangino. Na matulog ka sa ibang bahay, dito ka lamang sa akin. Balik na. Ano ito? Ay, yan nga pala yung regalo niya. Pinabibigyan niya sa inyo. Sa akin? Ako pa ang bibigyan niya ng regalo? Oo. Bakit may lumalagat eh? Pakabuan ba yan? Huwag kang tanggap-tanggap na regalo. Padadala pa niya ako? Regalo? Tumitik-tik? Bubombayin ako? Itay, sino ba yung babaeng yun? Ha? Mak...
Ay, salamat na wala rin yung bukol ko. Webet! Webet! Bigyan mo naman ako ng kape, anak. Eh, nandiyan dyan ka lang pala eh. Ano ba naman, Tatay? Ano ba sumabog yan? Tumitik-tik yan! Eh, talaga naman ang titik-tik ito. Dahil reloso ito eh. Alarm clock. Ha? Relo ba yung tumitik-tik na yan? Aba, oo nga, maganda, no? Kala ko pa sasabugin tayo. Maganda itong relo to. Sabi ko na sa inyo, talagang bait-bait ng babaeng yun eh. Webet, tandaan mo ito, ha? Hindi ka natatanggap na mas kinaanong regalo, ha? Hindi ko na gusto maulit yan. Sige, tayo. Sa susunod, sasabihin ko sa kanya, hindi na lang alarm clock. Wall clock na lang. Oh, wall clock. Hindi! Ang ibig kong sabihin, pag siya nakpunta rito at may dalar siya ng regalo, huwag mong tatanggapin kahit na ano. At tandaan mo ito, pag siya nakpunta rito, mag-uusap kami. Hintayin niya ako, ha? Tandaan mo yan. Eh, sino ba talaga yung babaeng yun? Sus Maria Santissima, ang bata ito. Anak, ito ba naman laki ng problema kung ito ko ano-ano pa ang tatanong mo? Huwag na! Magpunta ka na nun sa labas, ihanda mo na yung pagkain ko, kakain ako at magbibihis pa ako. Pakatapos, aalis na ako, utang na loob, ha? Sige po. Okay, quiet. Listen to me. Kung napapansin nyo ang ating kapaligiran sa ngayon, ay malaki na yung pinagbago sa tulong ng ating pamahalaan. Nariyan ang ating mga nagaganda ang mga bliss at siyempre, ang ating mga bagong tulay at higit sa lahat, ang ating mga superhighways. Kaya naman, ang ating mga produkto na nanggagaling sa mga malayong probinsya ay madaling mailuluwas dito sa Metro Manila. Ngayon, tignan ko naman kung gano'n kayo katalino. Narito ang tanong ko. Saan ang gagaling ang asukal? Okay, Wewe? Sir, sa garapon. Correct, sa garapon. Anong garapon? Sir, hindi naman po sinasabi kung saan pumunta siya ng galing o kaya kung saan lugar. Ah, ganun ba ang gusto mong klaseng tanong? O, sige. Saan probinsya nang gagaling ang garapon? Eh, sir, nasuwal. Sir, sa Tarlac, sa Negro, sa Bacolod. Well, thank you. Sit down. Listen, kumuha kayo ng isang sulat para sa inyong isang kaibigan o kaya kamag-anakan na nasa ibang bansa. Pagbutihan niyo ang inyong sulat, kailangan makumbinsin nyo ang inyong kaibigan na nasa abroad na siya ay maging isang balikbayan. Naintindihan nyo? Kaya kailangan pagandahin nyo ang nilalaman ng inyong liha. Okay? Sige. Teka muna anak, ano ba namang uri ng teacher Cameron? Bakit naman pati balikbayan eh, tinatanong sa inyo? Ako pang tatanungin mo. Eh, ito yun ang gusto niya eh. Eh, ba yun nga ang gusto niya? Anong malay ko sa balikbayan? Wala akong alam doon sa... Hindi, wala akong kamag-alag sa abroad. Wala akong nalalaman tungkol sa Amerika. Wala akong nalalaman tungkol sa Canada. Meron sa Candaba kung gusto niya. At yung balikbayan, ang alam ko, dulong bayan lang. Eh, sige na ito eh. Malusot na lang kayo kahit na ano. Pati ba naman yan? Ang tatay pa rin. Ikaw ang umaharap sa eskwela. Ikaw ang umaharap sa blackboard. Gusto mo talaga? Apo. Bahala na. Apo. O, kumuha ka lapis at papel. Ang gabong masyadong pisili, napipiga yung blackheads ko. Hey! What's the matter? It took you whole day long just to change your clothes? I'm very eager to see in my country, the Philippines. There's no place like home. Hey! It's getting late now. Come on, baby. Well, I'm sorry, Uncle Balikbayan. It's okay now. My name is Dulumbayan. You'll show me the whole Philippines? Yes. All those cultural places now? Yes. By the way, you know Reagan? Reagan? Your new president, Reagan? Reagan? He ain't no president. He's not Reagan. He's just Reagan. George is Reagan. He is my friend. Let's go now, baby. Sa kitain ko'y kinayawan ay masaya ko to'y nakaw siya. Siya sino ka maglabas-labas to'y hamding na umupi ayaw.
Labing niche na hindi nakakainis, wewet. O, ayos ka. Lilipat mo na lamang yan doon sa pad. Tignan mo ito. Nakapakahirap akong nakapakahirap, tapos tinulugan ako. Naku! Kung hindi lang kita mahal. Baka akala nila, makukuha ka niya sa regalo. Kaya naman, ilipat na, anak! Balato, boss. Balato, boss. Saan ba kita nakita? Halika na. Baka makalimutan pa yung party ko, eh. Nakita ko na ito, eh. Palaginip mo lang yun. Sa akin, ha, huwag mo muna kayong aalas, ha. Kailangan mong antayin mo yung tatay ko. Kasi pag nalaman na nandito uli kayo, pagagalitan ako, eh.
Wewet, huwag yun ang pag-uusapan natin. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Huwag ka sana mabibigla. Ano mo yun? Wewet, ako ang iyong ina. Ha? Maliit ka pa lang nang iniwang kita kay Antol. Magulo pa ang buhay ko noon. Hindi ko alam kung anong kinabukasan mo sa ibig ko. Pero ngayon, anak, maganda na ang buhay ko. Kaya na kitang pag-aralin. Kaya ko ibigay sa iyo ang kahit ano. At hindi ka na kailangan tumira sa bahay na ito. Ayun, Nita. Kung ang pagmamagandang loob niyo sa akin, pagbibigyan ninyo ng mga regalo, ay para lamang paniwalain ako na kayo ang tunay kong ina. Huwag naman, ha? Kasi isa lamang ang nagis ng kumakulang. Si Entoy, ang aking ama. At siya na rin ang aking ina. Anak, huwag ka magagalit. Wala akong balak na pilitin ka. Gusto ko lang may padama sa'yo ang pagmamahal ng isang ina. Kung sakaling magbago ang isip mo, alam mo na kung saan mapupunta. Hindi na ho magbabago ang isip ko. At hindi ko na ho kailangan ng mga regalo ninyo. Huwag yun na ho ang antayan ng tatay ko. Makakaalis na kayo. Nandiyan ka na pala. Kanina nawala ka eh. Galing ka na naman sa lugar ng Magulon. Sino ba talaga yung batang yun? At binibigyan mo pa na regalo? Huwag ka sana mabibigla. Marahil, panahon na para malaman mo ang aking lihim. Namatay at namatay si Tom na hindi niya alam ang bagay na ito. Ang batang sinasabi mo ay ang aking anak. Anak mo? Yung batang yun, anak mo? Siguro nagtataka ka kung bakit wala siya sa aking piling. Maliit pa lang siya nang iniwang ko siya kay Entoy. Sinong Entoy? Isang nagmamagandang loob sa akin nung araw. Bakit? Hanggang ngayon eh, nasa kanya ang bata. Yun na nga ang gumugulo ng isip ko eh. Baka hindi na nga ibalik sa akin ang aking anak. Huwag kang mag-alala, ate. I'll take care of that. Wewet! Wewet! Anak! Malas talaga, hindi na naman ako natanggap sa trabaho. Dalawang minuto na, naatraso ko. Akalain mong nasingitan kagad tayo na iba. Gumain ka na ba? Bebet, ano ka ba? Hindi mo ba ako iniintindi? Tinatanong ka eh. Aray. Tay, may itatanong mo sana ako sa inyo. Sus naman po, Diyos por Santo, anak. Ito ba naman pagod ng tatay niya? Ito gulong-gulong pag-iisip ko paghanap ng trabaho. Tatanungin mo na naman ako, sino ang bayani? Kailan dumating si Magellan? Anak, sabi mo nga rin sa teacher mo, lilipat ka na kamo. Sumasakit ang ulo ko kaya sa sagot sa mga tanong niya. Tatay, hindi naman ho yun ang tatanong ko eh. Ngayon ba itatanong mo? Tatay, mahal na mahal ho ba niyo ko? Sus, Maria Santissima, yan lang ba itatanong mo, anak, kung mahal na mahal kita? Sus, nakita mo, nagdidigdil ako ng queso de bola, tamon, para maipakain ko lamang sa'yo, pakatapos na yun eh. Tatanungin mo niya, anak, bakit mahal na mahal ko ng tatay? Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit? Nagsinungaling ba siya ng tatay? Hindi ba nagtatapat ng tatay sa'yo? Ay. Tay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ba ang tunay kong magulang? Buhay ba ang aking ina? Anak, bakit mo na itanong yan?
aking ina? Ha? Wewet, ako ang iyong ina. Ina mo? Tay, galing dito si Aling Linda. At pinagtatag niya sa akin na lahat. Linda? Galing dito? Anak, kung ang sinabi sa'yo ni Linda, eh, siya ang tunay mong ina. Anak, totoo, siya ang tunay mong nanay. Patawarin mo sana ako, anak. Hindi ko nasabi sa'yo yan. Tayo mag-aalmusal. Anak, kumain na mo tayo. Baka nagugutom ka. Sige, itay. Busog ko ako eh. Nagbuhat kami nang gumising tayo. Hindi mo na ako kinakausap. Anak, alisin mo na sa ulo mo yung hindi kita mahal. Kaya lang naman talaga ako nagsinungaling sa'yo dahil yung ang dahilan eh, alam mo naman na baka malayo ka sa akin. Mahal na mahal kita, anak. Kaya na tayo. Siguro, itay, wala akong gana. Basta, anak, kung ano man ang nasa ulo mo ngayon, kung ano nasa loob mo, isinusumpa ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Sige, hahanap lang ako ng trabaho, magbibigis ako. Hindi na rin ako kakain. Ko si Nilda ang mami mo. Kaya pala namumukhaan ko kayo eh. Ate niyo pala si mami. Oo. Pinasusundo ka niya ngayon. Birthday niya. At doon ka na rin matulog muna sa amin. Talaga ho? Pinasusundo niya ako? Kaya lang, nandyan ho ang tatay ko eh. Baka ho hindi siya pumayag. Andyan ba? O sige. Ang mabuti pa ho, pagka ho umalis na siya, tsaka ho kayo magbalik. Pero sasama ka, ha? Oo. Mamaya magbihis ka na rin. Dadaanan kita. O sige. Toy! Uy, Iki! Ano? Langiya. Bagay na bagay siya suit mo. Totoo pala ang balita ko, Barrio Captain ka raw. Hindi. Vice lang, Vice. Ah, ganun ba? Ako namamahala sa mga tanod. O, eh, sana itong barangay natin, pagsabihan mo, baka maparehas din sa ibang barangay. Sila ang buhapalo ng mga aso, pinagluluto, niluluto yata at kinakain. Ba, hindi. Sa ibang lugar, pwede mangyayari hindi, yun. Hindi, sinasabi pero ko lang sa iyo, baka maparehas tayo sa iba. Ah, hindi mangyayari yun. O, baka naman gusto mo mag-donate ng pambilimpito. O, eh, wala lang ako ngayon, pero pag meron ako, magbibigay ako. At saka pag wala ako, yung anak ko medyo titingin-tingin mo nga, ha? Ay, nabanggit mo yan! Oh. May nakita akong mga mistisa nagpupunta sa'yo doon. Mistisa, babae, maganda. Ha? Mataas? Oo! Ah, oo! Eh, pinsan ko yun. Sabi ko sa kanya, dahil madalas nagtatrabaho ko, paminsan-minsan dadalawin niya. Madalas mo ba nakikita na ko? Oo, pag wala ka, nakikita ko eh. Pinsan mo ba yun? Oo. Oh. Bakit napakaganda naman? Alam nga naman ata sa yung kulay. Bakit? Maputi yung pinsan mo. O, eh ako. Maganda ka rin. Oo, oh, yun, oh. Buti matuto ka na siya. Pero madalas mo nakikita na pupunta ron, ha? Oo, oh, oo. Oh. O, oh, sige, ha? Meron pa akong ano, eh. Inisayo ko ito, eh. Alam mo naman, oh, ha? O, sige. O, oh, dala mo na ba mga libro mo at gamit mo sa eskwela? Ah, tsaka dinala ko na rin mo yun. O, huwag mo na itindi yung damit. Bibili ka ng mami mo. Puro bago pa. Tara na. Ay, sandali lang ako. Sila sa pasok.
mo doon sa amin. Napakaraming pagkain doon. Wala ba ang bambagin mo? Oo. Takot, akong bahala sa'yo. Takot? Sinasabi ko na nga ba eh. Diskumpiyado na nga ba ako sa'yo eh. Kaya parang ayokong sumama eh. Kasabot ka nila, no? Anong kasabot? Hindi ko kilala mang pagmumukha nito eh. Ano ba talaga kailangan niya sa'kin? Huwag kang mainip. Malalaman mo rin pagdating ni Boss. Sinong Boss? Maupo ka nga. Masyado kong mausisa. Wait! Itay, huwag ko kayo magagalit. Sumama muna kay Mami sandali. Siguro naman, naiintindihan ninyo ako, Itay. Nais ko lang pong malas sa pang-init ng pagmamahal ng isang ina, Itay. Nagmamahal, Weret. Andiyan ba si Nilda? Opo. Nanay lang po tawag. Sandali! Nilda! Opo? Sana na si Wewe. Si Wewe? Eh, bakit sa akin nilang kay Wewe? Hindi ba nasa'yo si Wewe? Nilda, huwag ka magmamahang-mahang na. Narito si Wewe. Kailangan makausap lang kami dalawa. Kung ano mapag-usapan namin, kung kailangan umalis ako dito, aalis ka agad ako. Pero nakikiutang na loob ako sa iyo, kailangan makausap kami. Sana lang si Wewet. Eh, wala rito si Wewet. Nilda, si Wewet sumulat sa akin. Kilala ko ang sulat niya. Nagpaalam siya sa akin, dito rin siya sa'yo pupunta. Utang na loob. Wewet! Sana si Wewet! Sasaka, isipin mo malaking hirap ko dyan sa batang yan, ha? Anton, huwag ka magsalita ng ganyan. Kung ikaw nagpalasa sa batang yan, isipin mo, dugo ko yan. Ako ang tunay ng ina. Ah, ganun? Ngayon, sasabihin mo, ikaw ang tunay ng ina. Bakit? Pag yan ba na sa tanong ni Iyak, sumisigaw mo ng ina yan? Tatay ang sinasabi niyan. Pag yan ba nila alak na, darulong ko ba sa paligid niyan? Ako ang napapakahirap diyan. Si Wewe, yan ang buhay ko. Pag yan, wala rin sa mundo, wala rin ako. Kaya, Wewe! 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 Hello? Si Mrs. Leandro ba ito? Oh, eto nga. Good.
Ang bayaw mo ay dito sa amin. May kasamang bata. Para manamayawala ka, eto sila at kausapin mo. Hello? Ate Nilda? Si Kaduto? Mami? Mami, si Wewet o ito? Wewet? Talaga bang pinasusundo mo ko? Mami! Wewet! O ano ngayon, naniniwala ka na? Noong una, ang intensyon ko ay si Kadu lamang ang iligpit. Sapagkat nalalaman niya na ako nagpapatay sa iyong asawa. Ngunit kumanda ang pagkakataon ngayon, ang batak pa lang ito ay anak ko. Makinig kang mabuti. Sa palagay ko naman, ang kalahating milyon ay tama na. At kapag hindi mo mabigay ang halagang iyan, huwag mo nang asahan pang makitang buhay ang dalawang ito. Bukas, dalhin mo ang salapi. Samangkahan, dulo ng baribaysa, bago magtakip silim. Hello? Hello? Si Wewet. Nakausap mo ba siya? Saan siya naroon? Eto eh. Si Wewet, ang bayo ko, ay nasa kamay na muna sa samilong. Kinidnap sila. Ha? Kinidnap? At pag hindi daw ako magbigay naman aking halaga, hindi ko na sila makikita ang buhay. Eto eh, paano ang gagawin ko? Kado, kung ano man ang mangyari sa atin dito, patawarin mo ako, ha? Bakit ba? Kasi napagkama lang kitang isa sa mga kidnappers na to, eh. Kalimutan mo na yun. Ano ba mangyari sa atin dito kung hindi tayo tubusin dito ni Mami? Ewan ko. Bahala na. Anong gagawin itong mga ito sa atin? Tagal ni Mrs. Bianco. Kamagalala, kapag hindi sila tumupad sa usapan, anong pala gagawin din sa mga ito? Thank you.
Boys, para ulat tayong ebidensya, kailangan iligpit ang dalawang yan. Ngayon ba? Sinaktan ka ba nila? Hindi naman ate, hindi naman kami sinaktan eh. Ako nasaktan kasi nakipag-away ako eh. Siguro ngayon eh, hindi mo na magkakahiwalay ang kapit-gatas. Talaga hindi na magkakahiwalay. Tatamis pa. Bakit? Sasamahan ng asukal eh. Totoo ba yung sinabi mo, Nilda? Sasama na asukal sa amin? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Naku, gustong-gusto ko. Alam mo, Nilda, kung asukal kasing tamis ng kagandahan mo, kahit na ma-diabetes ako, tatanggapin ko. Totoo yan, Nilda. Bebebe, Pitay. Sama ko ba? Oo, hindi pwedeng matuloy ang kapit-gatang. Asukal, kailangan makasama yung tatlo. Ayaw mo, buhay sa'yo. Okay, paano ako? Pantisal ako. Oo, yan!